Hello guys! Today, I will share to you my cabin crew journey. So, please subscribe to my channel and keep on watching! So, ayun guys. So, ang una kong in-applyan is the Yellow Airline. So, January 2019 yun. Yun yung first ever try na pag-apply ko as a cabin crew. So, nag-search muna ako kung anong dapat suitin, anong dapat gawin, anong dapat na makeup, questions and answers sa mga interview questions. So, ayun. So, pumunta na ako doon. And then, oh my God, ang gagawin lang pala is smile and then state your name. And then, ikot-ikot kayo. And then, sasabihin naman sa inyo na HR kung nakapasa kayo for the second stage. And then, for me, hindi ako nakapasa for the second stage. So, ayun yung first rejection ko talaga. Pero, hindi ko masyado kinimkim kasi, ano naman yun eh, parang alam ko sa sarili ko na hindi talaga ako makakapasa for talagang for experience lang din. And then, after noon, nung February 2019, nagkaroon naman ulit ng open day hiring si Maroon Airline, which is the international airline, and ang venue place is sa may Pampanga pa, so kailangan ko pa pumunta ng Pampanga. So nagdadalawang isip talaga ako kung itutuloy ko or hindi, kasi oh my God, Pampanga yun, tapos mamaya hindi naman ako talaga makapasa, sayang lang yung effort ko. Pero sabi ko sa sarili ko, kaya ka nga nag-a-apply eh, para magkaroon ka ng background kung ano yung mga dapat mong gawin, anong dapat i-develop sa sarili mo, kaya sige, puntahan ko na nga. So 8 AM yung call time, ando naman ako ng 8 AM, tapos my God, ang haba ng pila, pang 711 na ako. So, naghintay pa ako. Akala ko naman kasi parang after lunch, tapos na yun. Hindi ako kumain ng lunch. Hindi ako masyadong nag-heavy breakfast kasi hindi ko ini-expect. So, talagang gutom ako, pagod. And then, natawag ako for, ano na, around 4 PM na. And then, yun, pumasok ako for interview. Nagtanong sila ng basic question, why they want to be a flight attendant. And then, ano yung alam mo sa airline nila. And then, nakita nila sa akin yung kamay ko. And then, sabi nila, I'm invited for the second day. And so, ang saya kong lumabas ng room kasi worth it yung paghihintay ko. Tsaka, alam ko sarili ko na parang binigay ko yung best ko. So, may problema na naman ako. Paano ako babalik? So, Pampanga na naman. Sabi ko, sige na nga. So, buti na lang for the second day. Ang call time ko is 2:30 PM kasi batch 2 ako napunta. So, dalawang batch kasi for the second day. So, yun. Bumunta ako sa Pampanga. Mga 1 PM, andun na ako. So, hintay ulit kasi hindi pa daw tapos yung batch 1, natapos sila around 4 PM, 5 PM, basta pahapon na madilim na. Gutom na ako kasi akala ko kahinating na nga sa dalawang batch. So, parang kansyado na nila. So, hindi pa rin. Nag-start kami mga 6 PM na, ganun. So, sabi ko, oh sige, hintay ulit. Tapos, orientation, background about the company, kung ano yung mga benefits mo. And then after noon, nag-exam na kami for English exam. So, madali lang naman. So, nakapasa ako for that stage. And then, iniklian na lang nila. Ang next stage na is for the SCAR declaration. So, parang by 10s kami bumababa kasi nandun yung panel. So, unluckily, hindi na ako pumasa for the SCAR declaration. Kasi after noon, yun na yung for the final interview. So, dun talaga ako medyo na-hurt nung pagpauwi na kami. 11 PM na yun, pauwi ako pa Manila na, my God, ang lungkot ko kasi parang ang lapit-lapit ko na, hindi ko pa siya naabot. Pero sabi ko sa sarili ko, achievement na rin na nakarating ako for the second day. Kaya sabi ko, sige, sa next time, alam ko na kung ano yung mga dapat kong ayusin. So, dumating naman yung March, nagkaroon naman ng open day hiring din si Red Airline. So, ako, sige, punta pa rin. Kasi, sige lang, try lang ng try hanggang magkaroon ng chance. Tapos, bago pala si Red Airline, nag-email sa akin si Blue Airline. So, pumunta ako doon. Ang sinabi lang nila, ganun, state your name, one word to describe you, smile, and then ikot-ikot. Hindi rin ako nakapasa. So, wala. So, kay Red Airline, ang ginawa is, una, ni tinanong sila na questions and then smile and then piniikot ka, pinapakita yung likod mo, and then after noon sasabihin nila sa'yo kung makatungtong ka na second stage or hindi. So hindi pa rin. So kaya
sabi ko, ilang rejections na yon. Rejection na sa Big 3 dito sa Pinas, yung Big 3 airline, and then one international airline. Tapos, nung mga pag nag-apply-apply kasi ako, nag-research-research ako. Tapos parang may nakita ako dun for hiring. So, yung airline ko ngayon, nakalagay yung email nila dun. Parang mag-send lang daw ng resume if interested. So, nag-send ako ng resume. So, akala ko naman hindi na nila pinansin or hindi nila ako kinonta. Kasi parang 1 month mahigit na bago nila ako kinonta. Kasi tapos, nung kinontak nila ako, hindi ko pa kasi sila sinasagot. Parang 3 days na sila sa akin tumatawag sunod-sunod. So, hindi ko talaga ugali na sumagot ng tawag na hindi ko kilala yung hindi naka-register yung number sa akin. Ewan ko, parang matakot lang talaga ako sa mga ganung bagay. So, tinetext ko sila, hindi nila ako nare-replyan. So, sabi ko, ano ba to? Importante ba to? Or what? Tapos, sabi ko sa friend ko, wala kasi akong pantawag, tawagan niya. Tapos nung tinawagan niya, sabi niya, yun yung in-applyan mo. Sabi ko, oh my God, sobrang nakakahiya. Parang, wala, sabi ko, sige, tatawagan ko na sila. Then the next day, tinawagan na ulit naman nila ako. Tinanong na nila ako kung ready na ako for interview. Then sabi ko, opo, ready naman ako for interview. Tapos pinapunta na nila ako doon sa HR and then HR manager. And then, okay naman. Tapos sabi nila sa akin, abangan ko na lang daw yung text or tawag nila after 2 weeks. So, syempre ako, nagbilang ako kung 2 weeks na. So, 2 weeks na, wala pa ako nare-receive. So, sabi ko, hala, pumasa ba ako or hindi? Or umaasa lang ba ako? Sana naman lang, sinabi nila na hindi ako pasado. Para hindi ako umaasa. Sobrang sabi ko naman, paranoid ako. Parang 3 weeks na wala. Tapos parang, nawala naman yung phone ko, na-snatch. So, sabi ko, hala, baka mamaya, talagang una, mas malungkot ako dahil nawala yung phone ko. Tapos, pangalawa, baka mamaya sabi ko, kinukontak na nila ako, hindi pa nila ako makontak. Sabi ko, so paranoid nga ako. So, chine-check ko yung emails ko kasi baka na-hack yung mga accounts ko, ninanakaw yung phone ko. So, pagtingin ko ng email, may email sila dun na for medical na daw ako. Parang kailangan ko pumunta na for medical kasi malapit na daw yung training. So, hala, nagulat talaga ako. Punta ako agad din sa medical. Sabi ko, parang last day na daw nila ng medical yun for yung company ko. Sabi ko, buti umabot pa daw ako, ganun-ganun. Eh, di okay naman yung medical. Ang sabi ng medical, sila na daw magpapasa sa may company. Eh, di ako, parang kampanting na ako. Tapos, parang after 1 week, wala akong naririnig for company kung kailan na ba yung training, ganun, or kung pasado ako sa medical or hindi. Tapos, after nun, tinext ko sila, tapos tinext nila ako na wala pa daw silang nare-receive na medical ko. Sabi ko, hala, nagpa-medical na po ako. Tapos sabi nila, i-check ko dun sa pinag-medicalan ko. Tapos yung chineck ko, may kulang pa pala akong process na kailangan gawin. My God, sobrang na-stress ako kasi parang, hala, ginamadali na ako ng HR, ipasa ako na daw sa kanila. Tapos may kulang pa pala ako. So pumunta na ako dun sa medical. Tapos parang tinapos ko siya within the day, hinintay ko yung result. Tapos afternoon, kailangan ko kasi pumunta sa office para isubmit yung medical ko. And then, kailangan ko rin magpa-check sa company doctor kasi may i-check pa sila. Kung talagang pwede akong magpatuloy sa training. Di, after na talaga takbo ako, punta ako dun sa may office. And then, pinasa ko. Tapos, ang sabi, hindi nga, hirap na hirap daw silang kontakin ako. Kasi nga, para sa medical, sabi ko na wala po kasi yung phone ko, ganun-ganun. Tapos parang baka binigay talaga ni Lord do, kaya ako nawala ng phone kasi ito yung kapalit. Parang sabi ko, oh, super thankful na rin ako na kahit nawala yung phone ko, may maganda namang kapalit. So, ayun, parang sinabi nila sa akin na mag-start na yung training para nagpunta ako sa may office ng mga May 11, ganun. Tapos ang training is May 15. Sabi ko, hala, hindi ako prepared. Parang, my God, training na agad. So, edi yun, nung nagtitraining na, parang hindi pa rin ako makapaniwala na, hala, ito na yung dream job ko. Malapit na, konti na lang, abot na abot ko na. Kaya sabi ko, pagbubutihin ko talagang, kahit mapuyat ako, nag-review ako, sobrang hindi biro yung training ng pagiging cabin crew. As in, talaga, akala ko sinasabi lang nila, yung na-experience ko talagang nakaka-haggard. Parang bumalik ako sa pagka-college, mas malala pa. Pero sobrang enjoy kasi gustong-gusto ko yung ginagawa ko. Then after ng training, naghintay kami for the SLE and then line check.
And then, nung nagka-SLE, and then line check na kami, talaga yun yung first time ko na, oh my god, ito na talaga, naka-uniform na ako, nag-demo na ako, parang, ala, sobrang happy, sobrang enjoy, and then, ayun, hanggang sa nagkaroon na ng first prod, and then, lumilipad na ako, tapos, kahit nakakapagod, puyat, sobrang nag-enjoy pa rin ako sa ginagawa ko, kasi ayun talaga yung gusto ko, talagang, hindi ko nararamdaman yung lungkot na hindi ako napipilitan sa ginagawa kong work kasi yun talaga yung gusto ko, pangarap ko talaga yun. And also, yung family ko, nakikita ko na happy sila na naabot ko na yung talagang dream job ko. And thankful ako kasi true part ng aking journey, nandyan sila, sumuporta sa akin. Sila yung bibili sa akin ng makeup, ng mga damit kasi talagang gustong-gusto ko talaga. Tapos talagang mahina lang talaga yung loob ko noon. Then, yun, lumakas lang yung loob ko. Talagang sabi ko sa sarili ko, gagawin ko na. Kaya, yun. Tapos hanggang ngayon, ini-enjoy ko yung work ko. Bigla nagkaroon ng COVID. Talagang na-postpone. Parang na-stop yung flying. Nami-miss ko na nga lumipad. Kaya sana, matapos itong COVID. And then, lahat tayo makabalik na sa normal life natin. Magkaroon na nga ulit na, makalabas na ulit na. So, ayun guys, naputol yung video kasi nalobat na yung camera ko. So, if you have any more questions about being a cabin crew or tips, just comment down below and then sasagutin ko naman kung masasagot ko yung mga tanong nyo. So, please give this video a thumbs up and see you in my next vlog. Bye-bye!